Hi beautiful people! So, ayan guys, dahil marami nag-PPM sa akin Facebook page, naisipan kong gumawa na lang ng bukod na video para dito sa topic na to. So, ano-ano daw yung mga requirements para sa pag-a-apply ng student visa dito sa Japan? So, bago natin sagutin yan, ay konting background lang sa akin at sa school. So, ako po ay student visa holder dito sa Japan 10 years ago. And ayun po yung unang-unang visa ko dito sa Japan. So, nag-aral po ako sa Japanese school for 2 years at dito sa mismo sa eskwelahan na ito. So, bale guys, pwede kayo mag-enroll sa kanila directly kahit nasa Pilipinas po kayo at pwede ko po kayo matulungan dyan. Bale, mag-PM lamang kayo sa aking Facebook page o kaya dito sa email na to. Hey guys, ito yung mga basic requirements na kailangan ninyong kumpletohin bago kayo mag-apply ng student visa at kailangan pasok din kayo sa mga requirements nila. So, let's start. So, unang-una, kailangan po natin ng resume or application form. Ibibigay po yan ng school sa inyo. Or pwede ko po kayong bigyan ng kopya kasi pinadala po sa akin ng eskwelahan mismo yung mga requirements sa email ko. So, pwede ko pong isend sa inyo yun, guys. Second, graduation certificate. So, kailangan nyo pong meron kayong graduation certificate at yung educational background ay kailangan is 12 years above. From elementary to college or from elementary to vocational. So, pwede po yun, pasok po yun, basta 12 years po kayo nag-aral sa Pilipinas. And number 3, Japanese ability. So, kailangan nyo pong mag-aral at least 150 hours of Nihongo sa Pilipinas. Pwede po kayong online or by class, ganun. Pwede po yun, basta meron po kayong certificate. So, kung ayaw nyo naman po mag-aral, pero marunong na po kayong mag-Nihongo, mag-take po kayo ng JLPT at least N5 passer, pwede na rin daw po yun. Number 4 naman, Learning History Certificate. So, sa akin guys, ang binigay ko is TOR. So, number 5. Ayan, picture lang naman to. Number 5. Face photo. Kailangan may picture din kayo. Parang ID picture, ganon. And number 6 is photocopy ng passport. Ayan. So, that is the requirements for the student. And kung sa supporter naman po, o yung tatayong guarantor ninyo, ito naman po yung mga kailangan ninyong i-prepare. Unang-una po, kailangan po is expense payment. Number 2, birth certificate. Number 3, occupation certificate. Number 4, bank balance certificate. Number 5, photocopy of bank account. Number 6, income certificate. And number 7, taxation certificate. Pwede rin po guys na self-supporting documents ha. Pwede rin po kayo yung tatayong supporter ninyo sa sarili ninyo. Basta kaya nyong i-provide lahat ng requirements na binanggit ko kanina. So, ayun lamang po. Kung meron po kayong additional questions, pwede kayong mag-comment o kaya mag-PM kayo sa akin. Thank you and babu!